Magsitayo na po ang lahat. Inang sandali nis kami ay hihingi sa Diyos Ama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo na way laging sumainyo. At sumayo rin. Magandang hapon po, mga kapatid. Magandang hapon, Father. Matapos nating ipagdiwang ang tagumpay ng Panginoong Jesus Nazareno sa krus, ngayon po'y pinagdiriwang naman natin ang mahal na ina sa paanan ng krus, ang Birheng Mariyang nagdadalamhati. Mapalad po tayo na makasama si Father Mico mula po sa Archdiocese of Capiz upang makisa sa ating pagdiriwang sa karangalan ng Mahal na Ina, ang Mahal na Birheng Maria, Ina ng Poong Jesus Nazareno. Kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat, ating pong ipagkatiwala sa Diyos, maging ang ating kasalanan, upang mapasa atin ang kanyang masaganang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na si Jesus na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanang kasalo sa pagpapakasakit ni Jesucristo kaysa ng kanyang ina ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusang siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin.
Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo ang hindi malupig. Ang aking dalangin laging sumambit. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay isa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtitiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akayin. Damayan ang iyong anak sa sugat ni Jesu Kristo. Gawin mo kaming kasalo nang may pagsintang wagas. Habang kami nabubuhay, gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa'yo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng buong Hesukristo. Sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan, kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo, ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Jesus, ikaw ay martir na
at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi pa sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus Nazareno sa pagbibigay biyaya na tayo'y makabalik muli mula kahapon at ngayon naman bilang pakikisa sa ating mahal na inang nagdadalamhati sa paanan ng krus. Magkasunod po ang kapistahang ito dahil meron pong isang kasabihan, very common expression that sa tagumpay ng sinumang lalaki, laging nandoon ang tulong at ang gabay ng mga babae. Now, pwede ho nating hiramin ang kasabihang ito na napagtiisan ng ating Poong Jesus Nazareno ang hirap ng kalbaryo, ang mapako sa krus, ang libakin ng lahat ng mga tao dahil nakikita niya sa paanan ng krus ang kanyang mahal na ina. Si Maria, ito atin nung babalikan ang mga pangyayari sa Kalbaryo, she could have fought for her son. Pwede ho siyang nag-react, pwede siyang nagwala, pwede niyang question ng mga tao, anong karapatan niyo para gawin ito sa anak ko? Mga walang utang na loob. She could have done that. But all she did was to be silent and strong at the foot of the cross. Father, English na naman tayo niyan. No, split. Simple lang naman o English natin. No? Ang taso ng tingin ko sa inyo eh. Kaya ako napapa-English eh. Na hindi man natin pwedeng maliitin ang kakayahan natin sa salitang English. Na pwede niyang gawin na ipagtanggol, ipaglaban, labanan ang mga taong nagpahamak sa kanyang anak na si Jesus na nag-aagaw buhay sa krus. Ngunit hindi yun ginawa ng mahal na ina bagkos siya'y nanatiling tahimik, nagninilay, at pinipilit laksan ng kalooban alang-alang sa kanyang anak. Kaya nga ho, dito ho, sa paanan ng krus, ipinagkakatiwala ng Poong Jesus Nazareno ang buong sanlibutan, lahat tayo sa mahal na ina. At gayon din, ang kanyang minamahal na ina ay pinagkakatiwala sa ating lahat. Anak, narito ang iyong ina. Ina, narito ang iyong anak. Ito ho sana ang lagi nating panghawakan na sa kapistahang ito, matapos natin ipagdiwang kahapon ang pagtatagumpay ng Panginoon sa krus, ang pagbubuwis buhay ng Poong Jesus Nazareno sa krus. Ngayon, ipinagdiriwang natin na di mahihiwalay sa Poong Nazarenong nabayubay sa krus ang kanyang mahal na ina at ating inang si Maria sa paanan nito. Dahil ang pananatili ni Maria sa paanan ng krus ay para sa kanyang anak at para din sa lahat sa atin. As I've said, nanatiling matatag ang mahal na ina, tahimik na nagdurusa, masakit ang kalooban dahil sa nakikita niya ang anak niyang nag-aagaw buhay.
Maraming beses ko noong narinig, sabi ho nila ng mga anak, tanggap ko na ako ang maglilibing sa aking ina o ama. Ang hindi ko matanggap, ina pala ang nagsabi o magulang. No? Tanggap daw nila na sila'y ihahatid sa huling hantungan ng kanilang mga anak. Ang hindi nila maatim, di nila matanggap, sila na nagluwal, sila na nagpalaki, sila na nag-aruga sa kanilang mga anak, sila pa rin ang maghahatid sa kanilang anak sa huling hantungan. Kinaya ho ito ng mahal na ina para sa ating mahal na poon na kanyang kaisa-isang anak at para sa ating lahat na kanya ring mga anak. Now, ano ho ang magandang aral nito para sa atin? For now, tatlo ho ang nakikita kong leksyon o aral. Una, sana ho'y magkaroon tayo tulad ng ating mahal na ina ng kakayahang manatiling panatag, tinatanggap, palagay sa anumang paghihirap. Yung iba ho, medyo extreme. Nagpa-pass out pag nakakita ng dugo. Diba? May kilala kayong ganyan. Nakakita lang ng duguan, sila mismo nahimatay. Well, it's a physiological condition. No. Sadyang siguro ho'y mahina yung kanilang naturalesa. O yung iba, umiiwas sa gulo. Ayaw ng gulo. Gusto eh, status ko, tahimik. Ayaw ko ng gulo. Ayaw ko ng may nag-iingay, nag-aawayan. Pero ho, sa pananatili ng mahal na ina sa paanan ng krus, tinuturuan niya tayo na tayo'y maging matatag at matyaga na makiisa sa paghihirap ng iba. Kaya ba natin yun? Minsan ho, dumarating sa atin, Lord, kunin mo na nanay ko, hindi ko na kaya. Kine-question ko ang mga ganong kaisipan. Teka muna, sino bang nahihirapan? Nanay mo o ikaw? E baka kung tatanungin natin nanay mo, ayaw pa niyang bumigay. Ikaw lang gusto siya bumigay. Meron ho mga ganyan. Ingat tayo. No, Lord, kunin mo na siya. Awang-awa na ako sa kanya. Hirap na siya. Teka muna, baka ikaw lang ang hindi makayanan ang hirap niya. Dahil sa malaming abala, no? Maraming abala. Hindi tayo nakapagtrabaho, patong-patong ang gastos sa ospital, naudlot ang ating buhay, natali tayo sa pagbabantay sa may sakit, nauubos ang kayamanan, at ang hirap makita na merong nagdurusa. Kaya ba nating yakapin at makiisa sa paghihirap ng iba? Marami ho tayo nakikita ngayong kahirapan through the internet thanks to technology. Kaya lang, ang tanong, ano ang dating nito para sa akin? Hanggang awa lang ba? Scroll na naman. Nag-text ako ng konting message, wawa naman siya. Good luck, no? I'm praying for you. Scroll na naman. Sa tingin ko ay mababaw. Kasi itinuturo sa atin ng mahal na ina, pwede ba tayong manatili na samahan sila at makiisa sa kanilang paghihirap? Wala siyang ginawa, na nahimik lang ang mahal na ina. Ngunit para sa kanya, sapat nang ako ay nandirito sa paanan ng krus upang bigyang lakas ang anak kong nakabayubay sa krus. Kaya ba natin yon? Sana ho kayanin natin. Kasi una sa lahat, bago pa ang ina, ito ho ang ginagawa ng Panginoon. He could have laid down the cross already for us. His cross is done. Ngunit patuloy niyang pinapasa ng krus dahil sa atin at para sa atin. Alam ng mahal na ina, ito ang tadhana
Ito ang misyon ng aking anak. Kaya't sasamahan ko siya hanggang sa kanyang huling hininga nang walang pagtutol, bagkus, buong pusong pakikiisa. Kahit masiran at mayurakan ang kanyang kalooban na wala siyang magawa habang nakikita niya ang kanyang anak na nag-aagaw buhay. Ngayon ho, ang dami nating palusot eh. Dami nating excuse. Baka ngayon eh, hawak yun eh. Ayaw nyo nang makinig. Silipin, baka merong message. Scroll. Pahama ko yung gadget na yun eh. Pahamak. Pasensya na ho ah. Kasi dahil dyan, nababaling ang ating pansin at tuon sa ibang bagay na gusto natin maliban sa sitwasyong kinalalagyan natin. Ito ang tinuro sa atin ng mahal na ina na sa sitwasyon ng paghihirap ng kanyang anak, hindi niya iniwan si Jesus na natili siya hanggang sa kamatayan. At hindi lang hanggang kamatayan, binalikan hanggang sa muling pagkabuhay, hanggang sa pumanik ang Panginoon sa kalangitan. Kaya sana ho, lahat ho ng mga makakaiwas, makapaglalayo ng ating atensyon sa mga naghihirap, namomoblema, o bagay na mahirap para sa atin, huwag takasan, huwag agad itigil, huwag iwasan. Confront, face the reality, stay behind, manatili, at maging inspirasyon natin ang mahal na ina na nanatiling tapat hanggang sa pagkamatay ng ating Panginoon. Ikalawa, sana po ang kapistahang ito ay magbigay din sa atin ng inspirasyon na dahil sa pakikiisa ng kanyang ina sa ating mahal na poon, tayo na ipinagkatiwala ng poong Jesus Nazareno sa kanya, e sinasamahan din niya. Sinasamahan niya. Ako ay deboto ng mahal na ina ng laging saklolo. At ako'y naniniwala na walang puknat, walang tigil, walang humpay ang pagtulong ng ina sa ating lahat dahil tayo'y sinasamahan niya. Ang tanong, sinasamahan ko rin ba ang mahal na ina sa pagsisikap na maging tapat sa kanyang anak na si Jesus? O ito'y gawain lang ng mahal na ina sa atin, udyok ng kanyang pagmamahal at pagtupad sa pangako at tagubilin ng kanyang anak na si Jesus? Sana ho tayo na pinili ng mahal na ina na maging kanyang mga anak, piliin din naman natin siyang ating maging ina. Ina na laging lalapitan sa pasasalamat, ina na laging hihinga ng tulong upang tayo saklolohan. Ina ng laging saklolo. Ina na maglalapit sa atin sa Panginoong Jesus. Alalahanin ho natin, hindi maihihiwalay ang mahal na inang si Maria sa paanan ng krus. Hindi inihiwalay ni Maria ang sarili niya hanggang ang Panginoon lagutan ng hininga at hanggang siya'y makabalik sa piling ng Ama sa kalangitan. Sa mga katwid, kung meron hong maglalapit tiyak sa atin, sa ating mahal na paon, ang mahal na ina. Kahit kung meron no tayong dasal sa kanya, samahan mo kami, mahal na ina. Ilapit mo kami sa iyong anak na si Jesus. Samahan mo kami, mahal na ina. At ilapit mo kami sa iyong anak na si Jesus. At ikatlo, sa pananatili ng mahal na inang nagdadalamhati sa paanan ng krus, tayo'y tinuturuan niya na sana'y tayo rin e maging tagapagpagaan
ng paghihirap ng iba. Hindi magandang ang inalang natin ang pahihirapan natin para tayo tulungan. Pwede ba rin nating tulungan ng mahal na ina upang matulungan din niya ang iba sa pagtulong natin sa kanila. Kanina ho may kausap ako, sabi niya, Father, pasensya na, pero naisip ko, nakapagdamot ako. Hindi ko nabigyan yung humihingi ng tulong. Eh, bakit ho? Kasi meron akong binili na gustong gusto ko. Simpleng bagay. Simpleng bagay, di ba? Maliit na bagay, palalaki na naman ni Father. Pwede ho kayang ipagkakait ko yung gusto ko para sa aking sarili upang di ko mapagdamutan ang taong lumalapit at nagtitiwala na ako ang kasagutan ng Diyos sa mga pangangailangan niya. Ito ho ang ginawa ng mahal na ina para sa atin at para sa kanyang anak na si Jesus. Hindi niya ipinagkait na siya ang maging lakas ng Panginoon habang ito'y nag-aagaw buhay sa krus. At hindi niya rin ipinagkait na maging ina na laging sasaklolo sa ating lahat kapag tayo nabibigatan at nahihirapan. Na sana tayo na ina ng laging saklolo, marunong magdalamhati kaisa ng iba at sasamahan din sila. Tutulungan din sila tulad ng ginawa niya sa kanyang anak, ang Poong Nazareno, at sa ating lahat na tinuturing niyang mga anak. O Maria, aming inang nagdadalamhati, samahan mo kami at ilapit mo kami kay Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kasama ng ating mahal na inang Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan, ating idalangin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok naway makatagpo ng kapayapaan at kaginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mamabuting gawa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Patuloy po nating pagdasal ang lahat, lalo na ang mga naglalakbay para sa kanilang kaligtasan, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho,
ang lahat ng mga naghahanda para sa kanilang board exams, ang mga social workers, teachers, at mga accountants, ang mga bar examinees sa ikatlong linggo nilang pagsusulit, ang lahat ng mga may sakit na umaasang gagaling, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Pagkaloban mo rin kami, Panginoon, ng biyaya tulad ng kay Maria na handang magtiis, magtiyaga, at manatiling tapat na nakikisama sa pagdurusa ng iba. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Sa katahimikan, ating pangipagkatiwala sa Panginoon ang ating mga personal at pamilyang pangangailangan. O Diyos, amang makapangyarihan, kami naniniwala na ang aming mga panalangin ay iyong pinakikinggan at bibigyang katuparan. At naway ang aming pagtawag sa iyo ang siyang makapagpakumbinsi sa iyo upang kami pakinggan at pahintulutang danasin ang pagpapalang bigay mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, di lamang para sa amin, kundi para sa ibang umaasa sa amin, sa tulong at panalangin ni Maria, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming panalangin at mga alay upang sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain. Ngayong aming ginugunita ang mahal na Birheng Maria na niloob mong maging ina naming maaasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Iniluluhog namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng Mariyang nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birheng Maria bilang iyong abang-alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga kay Jesus na anak mo't manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ni Jesucristo, gawin mong banal ang mga sa pamamagitan ng iyong espiritu. Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, namin mahal, iligtas mo kami. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ay naging magkakapatid dahil kay Kristo at iisa rin ang ating ina, si Maria. Kaya't samahan natin ang Poong Jesus Nazareno sa pagkilala sa iisa nating Ama. Ang kaharian mo, so
Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ating pagsaluhan ang makalangit niyang bigay na kapayapaan. Ito si Jesus, ang Kornero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Mula kay Maria, kinuha niya tinanggap ang kanyang pagkatao. Mapalad tayong lahat na sa kanya at kay Maria ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa dalang pati at busa.
sugat ni Jesu Kristo, kaming gawing kasalo nang may pagsintang wagas. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalampatin at dusa ng anak mong magpapata. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis at dalamhati ng mahal na Birheng Maria, na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Jesu Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan, siya na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang pasasalamat po sa ating mahal na ina, sikapin ho nating makapagdasal ng Santo Rosario, misteryo sa hapis, sa kanyang karangalan, at nawa ang misteryong ito ang magpaalala sa atin na kasama natin ang ina, si Maria, inilalapit tayo palagi sa kanyang anak na si Jesus. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Ating tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga pangalan at larawan at mga intensyon nilang di makasimba na ngayon aming ipinagdadasal dala ng iba't iba nilang kadahilanan. Maging ang mga dasalan at mga imahin, ang lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at samahan ng mahal na ina sa paanan ng krus ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, nilipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Happy weekend po sa ating lahat.